natin kung gaano nga po kahalaga yung ating liver at yung mga karaniwang sintomas na may problema na po pala yung ating atay. Ano? Ngayon naman, Doc, puntahan naman natin yung stages that our liver is already affected. Yes, oo. No? So, may ang pinaka unang mangyayari sa liver is yung pagkakaroon ng fatty liver disease. So, from a normal liver to fatty liver. And dalawang klase ang fatty liver disease. Merong alcoholic and non-alcoholic. Of course, alcoholic, dun talaga sa mga mahilig uminom ng alak. Isa yan sa very common. Yung non-alcoholic fatty liver, yan naman yung related sa metabolic syndrome. Pag sinabi mong metabolic syndrome, uncontrolled yung sugar, uncontrolled ang BP, mataas ang cholesterol, and malaki yung abdominal fat niya. So pag minessure mo, sobrang laki yung bilbil, malaki, no? And ang fatty liver, first stage yan wherein puno ng taba, nababaluta ng taba yung atay, and bukod doon, yung loob ng liver mo is puno siya ng intrahepatic stones or gallstone. Bago malaglag yung gallstone sa apdo, puno na muna yung liver mo. Kaya lang, hindi yan nakikita sa ultrasound, yung loob ng liver, kundi nakikita lamang is something that is whitish. So pag nakita na nila yung whitish sa ultrasound, they will read it as fatty liver. Second stage is yung hepatitis or liver hepatitis. Ibig sabihin ng hepatitis, hindi lamang yung hepa A, hepa B, hindi lamang infectious hepatitis, kundi ibig sabihin may inflammation na doon sa liver cells mo. Dito, pag nasa stage ka ng liver hepatitis, tataas na yung mga ano mo, yung enzymes mo, yung SGPT mo, SGOT mo, kasi itong mga liver cells mong inflame, darating sila sa point na magbablast sila or puputok. Kaya, so nagkakaroon na ng damage sa liver cells. Kaya, pag nagblast yan, marirelease yung enzyme sa blood. Kaya, tataas na ang liver enzymes mo. Minsan, sa fatty liver, hindi pa tumataas ang mga SGPT, SGOT. But sa hepatitis stage, so tumataas na kasi na-release na yung enzyme because of blasting of liver cells. And ang kasunod doon, third, eto na tayo, si cirrhosis of the liver. Yung mga fibrotic or scarring, may peklat na yung atay. And itong mga peklat na to or fibrosis, hindi mo na to marireverse. Kasi ano na siya eh, scar na siya eh. So, ang maganda sana sa liver natin is may capacity siya to do cell repair. Ang problema, huwag mo siyang paaabutin dun sa stage ng cirrhosis. Kasi yung cirrhotic part, yung mga scar na, hindi mo na yun marirepair for na bumalik sa normal cells, no? Kahit okay, bata ka pa, Doc? Oo. Although, bihira naman ang may cirrhosis sa bata pa. Marami talaga sa may cirrhosis yung sa manginginom talaga, no? Mm-mm. And kaya kailangan, nandun ka pa lang sa fatty liver and hepatitis stage, ma-detox mo na and ma-nourish mo na yung liver. Matapos mong linisin, bigyan mo ng sustansya yung atay para imbis na mauwi siya doon sa pagkakaroon ng peklat o scar or cirrhosis, ma-reverse mo siya into developing a new healthy liver cell. Dapat doon pa lang maagapan mo na. And fourth stage is liver cancer. Ayun. Kadalasan ng mga nagkaka-liver cancer naman yung may hepatitis B and C. Galing sa infectious hepatitis, very prone yan na mauwi sa cancer of the liver. Kaya dapat minomonitor nila yan. And the last stage, of course, is liver failure. O ito, wala na to talaga, no? Kasi hindi na nagpa-function ang liver. Although katulad ng sa kidney, meron ding liver transplant, pero hindi pa ganun karami at hindi pa ganun ka
successful. Kasi ang kidney natin, at least dalawa. Pwedeng i-donate yung isa. Ang liver kasi, hindi naman pwedeng ano, magbabawas ka ng loob ng liver tapos i-transplant mo. So, hindi pa siya ganun kalaganap. Kaya, mas mahirap pag ang liver ang nauwi sa liver cancer and liver failure. Okay. Kapag nga po may problema na, Doc, yung ating liver, ano po ba yung mga lab tests na pwede nating i-recommend sa mga pasyente? Okay. So, of course, ultrasound ng whole abdomen. So, makikita mo dyan yung liver, pancreas, yung gallbladder mo, no? Pati yung lower abdomen mo. Plus, of course, syempre magpa-blood test ka na para sa liver enzymes mo. SGPT, SGOT, alkaline phosphatase. Kung naninilaw, magpa-total bilirubin, B1 and B2. And of course, to parang add-on ninyo, bukod doon sa test na binanggit natin, magpa-vector scan kayo. Ha? Kasi makikita nyo doon kung may parasite yung liver ninyo, may germs, kung anong stage na, makikita nyo yun agad-agad sa vector scan. And para nga po sa mga curious, Doc, maliban nga po sa dahil mahilig uminom ng alak, manginginom, ano pa po ba yung iba pang cause kung bakit nasisira o nadadamage yung ating liver? Yes, no? So, sabi natin, isa sa cause ng liver disease is what? Yung infectious hepatitis, like Hepa B. So, yan, nakukuha yan sa natuso ka ng non-sterile needle o gamit ng needle. Yung mga nagpapatattoo, no? Be careful. And of course, blood transfusion, minsan may mga blood na nakakalusot kahit na na-test na sa Hepa B, contaminated pa rin, no? And of course, through sexual contact, nakakakuha rin ng hepatitis B. And yung mga toxic medication to the liver, aside from alcohol, tandaan nyo, hindi ho lahat ng synthetic na gamot malakas ang side effect, hindi po. Yung mga pang high blood, okay lang po yan. Ang medyo malakas ang side effect is itong mga anti-TB drugs. So, usually pa naman pinapainom yan at least 6 months to 1 year to more than a year. So, imaginein mo yung tagal ng pag-inom mo. So, dapat, pag umiinom ka ng anti-TB, kailangan sabayan ng supplement sa liver. And also, itong mga statins or anti-cholesterol. So, minsan hindi mo maiiwasan pag mataas ang cholesterol. Of course, the benefit outweighs the side effect. So, kesa naman ma-stroke ka and heart attack. So, mapipilitan kang uminom ng statins. So, bigyan din ng supplementation sa liver. And paracetamol, o a simple paracetamol, if you reach the toxic level per day, so mga 1.6 grams, no, toxic level na yun. Usually ang nabibiktima dito yung mga may mga rayuma, and instead of using NSAID, they use paracetamol, kala nila mas safe. Safe po sa kidney but not for the liver. Ang paracetamol naman ang tama niya liver. So hindi ho pwedeng araw-araw, hindi pwedeng overdose. Makakasira ho ng liver 'yon, no? Mm-hmm. At kanina, Doc, di ba na-mention nyo vector scan na ginagawa nga po sa clinic ninyo, makakatulong para nga po ma-detect kung may problema na yung ating liver. Aside from that, Doc, meron pa po ba? Yes. So, inuna lang natin yung vector scan for diagnosis. No? Kung malalaman ninyo na may problema nga sa liver, the next step is gamutin, of course. So, we can do detoxification program para ma-clean, malinis, mapatay yung mga germs and chemicals, especially dun sa basic organ like sa colon, liver, gallbladder, and kidney. Isa kasi ang liver sa nagfi-filter ng blood immediately. So siyang nakakasagap ng mga mikrobyo like bacteria, virus, and eggs o parasite. Kaya kadalasan may parasite dyan, usually the eggs, no? And blood cleansing, yung blood naman, ang lilinisin niya, it removes germs, chemicals, so mai-improve yung circulation and mahahydrate yung pasyente. There are lots of diseases that is due to unaware dehydration. Yun pang di niya alam yung mga body pain na nararamdaman niya, yung allergy niya, yung headache niya.
eh, due to lack of water pala. So kasama na yun, mahahydrate ang pasyente. Okay. Very informative na naman po yung naging discussion natin, Doc. Para po muli sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyong pong clinic address and hotline number. And of course, sa mga interesado po dito sa vector scan, detox program, and blood cleansing. Okay. So before the number, the best gift for yourself is this Christmas. Vector scan, detox program, and blood cleansing program. For health is the best investment. So we are at Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, hotline 8546-9412, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0919-995-6168. Clinic hours po natin is late afternoon every day. Thank you so much, Dr. Irene Liam. Keep safe always and God bless po. God bless, keep safe, and good night. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang naging kabuuan ng ating discussion. Senyales sa sakit sa atay. Naway nadagdagan na naman po kayo ng kaalaman kung paano nga po mas lalo pang pangangalagaan ang ating katawan. Inyo rin pong nakasama, Elani Bensal, para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga kalunas, hanggang bukas, dito sa Lunas Extension. Mamimigay na naman kami dito sa MVC ng...